And they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and seven times shall pass over thee, until thou know the most high ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whosoever he will. Same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagle's feathers, and his nails like bird's claws. And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lift up my eyes unto heaven, and my understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praise and honor him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. And all the inhabitants of the earth were reputed as nothing, as he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, What doest thou? At the same time my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom, mine honor and brightness returned unto me, and my counselors and my lords sought unto me, and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me. Sabay. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol the honor the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride, he is able to abase. Okay, let's pray, Lord. Ma'am, salamat sa iyong mga salita. We pray ngayon muli. Maaral namin, Panginoon, maintindihan namin yung purpose niyo po, Lord, at yung gusto patating sa amin. Nakita rin namin, pinarating niyo kay Nebuchadnezzar. I pray the same lesson, maintindihan namin na kayo nga po ay ang pinakamakapangyarihan, pinagkakatiwala nyo lang ng Panginoon, mabagay-bagay sa amin, sa aming mga ruler, and then kayo po mag-aalis din. So I pray, matutunan namin itong lesson na ito, Lord, ngayong hapon, Panginoon. Okay, malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. Good afternoon po sa lahat. Title nito is Beauty and the Beast. Alam niyo ba? Kasi may beauty dito, may beast din. So, alam niyo yung beast? Alam niyo na siguro, napanood niyo ba yun? Daming version nun eh. Bata pa kami, yun na eh. May show na kwento nun, meron daw. Mabaing maganda. At syempre, nauna yung prinsipeng pogi. Kaso, masama ba ugali? Yan, may malali. Kinners, kaya siya kinners ng witch. Ano ba, witch? Umangit. Naging beast, na mukhang hayop. Kinidnap ba yung babae? Ah, basta, hindi, naalala ko, parang yung tatay niya, naligaw doon, tapos hinanap, tapos pinagpalit niya yung sarili niya, alam na alam. Bandang huli, captor yung babae, tapos, eh siya parang na in love, ganyan. Eh, siyempre, beast, pangit. Ano ba nangyari? Basta parang ano, hinalaya siya, hinayaan siya. Diba? So, siyempre, hindi na babalik yun, pero yung mangyari doon, basta parang papatayin yung beast, tapos kesyo, ligtas ata ng babae, gano'n ba yan? Basta yun na yan. Basta bandang huli, nagkain laban yung pangit, tsaka yung ano, bandang huli na ano daw yung curse, di ba? Ba't natin ano to? Natuluan ng luha ba yun? Huwag ko. Pero hindi ang topic natin ngayon. Gusto ko lang yan sa inyo yun. I-refresh yung utak nyo. Pero alam nyo kaya popular yung mga ganon? May ano kasi diba parang yung kwento is parang baliktad. May tinatawag na tragedy. May tinatawag na yung tawag dito. Contrast ba? Diba? Minsan gusto natin yung ganon eh. Diba? Imposible yung mind love. Ano kayong mangyayari sa kwento? Parang mind love. Kaya ganun din ang title natin ngayon, ha? So, kasi may makikita tayo dito ng maganda, napaganda, tas papangit, tas biglang, okay, so 2,300, eksakto. So, all time po yan, ha? 2,300, and then this year, 265. Amen? Amen.
So yun, so yun nga sinabi ko dito, nabasa naman natin. So sa summarize ko lang ha, tapos isa-isa natin, sige. So lalala pa si Nebuchadnezzar, yung sinakop si Daniel, di ba? Si Daniel ay captor. So sa chapter 1, about sa food, yung miracle, nasa sa chapter 2. Sino na yun? Hindi pa, yun yung dream. Diba? Last week yung 3, yung we shall not bow down to the vaccine. Ano pala? Yung image. Chapter 2 yung sabi ko? Yung dream, di ba? So, magaling sa chapter 2, yung dream niya, hindi niya na sinabi. Sinakalimutan, pero dream ng another image naman yun. Yung gold, silver, brass, and then iron, then mix. And then, ngayon, dream na naman, okay? So, isa-isa natin, ha? So, kailangan matapos natin ito ngayon, eh. So, parang si Nebuchadnezzar, itong buong chapter is kwento na lang ni Nebuchadnezzar. Okay, kaya yung nag-umpisa siya dyan, para siyang may pinoclaim sa buong mundo. Or at least yung mga nasakupan niya. Okay, so may gumagawa ba niyan? Sa ating ngayon, di ba, yung mga presidente, yung kanilang, state of the nation, di ba? So, na. Okay. So, nag-proclaim siya. So, kaya sabi siya, I thought it good to show the signs and wonders that the high God wrought toward me. So, testimony. Okay. Maganda, di ba? By the way, testimony niya. Sino ba nag-testimony na? Daddy, no? Kailan natin gagawin ulit yun? Sa Sunday school, di ba? Next time, ako meron. Si Kim, baka pwede. Yes, si Pamela muna. Luma muna, ha? Maralam nila. Nag-testimony siya. Ano sinabi niya? Hari ito. How great are his signs? Ano yung sign? Yung mga sign to yung mga nagpapakita. Kasi ito, mga marami na tayong ina-acquire ngayon. So, minsan nag-iisip ako ng creative way paano kayo, alam mo na, matuto ng mabilis. Okay? Yung nakikinig, ha? Yung mga hindi nakikinig, di na ututo. Pero yung mga nakikinig, minsan may mga, sabi natin, legitimate questions, di ba? Yan si Rain, ang daming tanong, eh. Kaya inaano ko rin, gusto ko yun. Kasi pag hindi ka nagtatanong, wala ka pakialam. Okay? So, pero pag nagtatanong ka, kasi gusto mo maintindihan. So, kaya ini-improve ko yung aking, alam nyo na, paano kayo turuan ng mabilis din, tsaka effective. So, kaya yung inaalala ko ngayon, naalala ko, bakit pa ako nakakilala sa Panginoon? Paano ko umabot sa ginito, di ba? So, kaya naalala ko, tingnan, may mga signs mo yung Panginoon, eh. Minsan, isa-isa lang yan. Di naman, wala naman ako nakitang burning bush or something, eh. Di ba? Wala nang pinakita sa akin. So, sa panahon natin kasi more doon sa salita ng Diyos. Saka meron din mga personal experiences na hindi mo masabi na ginawa ng tao lang. Okay? So, kaya signs yun ng Diyos para sa atin. Kaya, parang ganyan kasi sabi ni Nebuchadnezzar ngayon, hari siya. Walang tagukay sa mga hari. Okay? Alam nila lahat yan. Halos, at least yung kaya nila alamin. Pero yung mga signs daw ng Diyos, talagang hindi mapagkakama lang iba. Okay? Kaya sabi, how mighty are His wonders. Okay? So, bukod sa nakita niya na rin yung ginawa ni Daniel last time, tsaka ni Shadrach, Meshach, Abednego. And then, kaya ito yung mga proclamation niya, no? His kingdom is an everlasting kingdom. So, kinukumpara siguro yung kingdom niya. Alam niya, inabutan niya na siya yung maunlad. Alam niya, hindi niya alam kailan siya mamatay. At yung kanyang kingdom ay mawala. Pero ang alam niya, ang kingdom ng Panginoon, hindi mawala. Okay? Ito yung mga lagi natin pag-usapan rin sa theology. So, tandaan niyo lang yan. Ito maganda, testimony ng isang hari. Ngayon, sabi niya, his dominion is from generation to generation. So, dominion parang kingdom din. Sinabi dominion, nasakupan. Okay? Generation, syempre, yung mga anak mo, ang panahon natin, especially ngayon, 2000 na ngayon, 23, advance na ako, 2022 pa lang ngayon, wala. So, kung mo nakakita yung 2023, mga expiration nata, So, alam nyo ba, kaya pa nagbabasa tayo ng history, sinong magaling dati? Dati, before yung US, magaling daw yung Russia din daw, yung SSR, and then before doon, syempre, yung napag-aralan dito, yung Romans, yung Assyrian, Babylon. Nasaan na sila ngayon?
Sobrang galing no, nung time nila. Pati yung mga sistema nila, ang gusto nila, hindi sila magtapos. Pero nagtapos din eh. Yung madalas di nababanggit yung ano, yung matindi, yung Mongolia, hindi madalas sinabanggit yan eh. Kasi itong mga Western, sila laging bida sa ano. Pero yung Mongolian Empire, matindi rin yun. Okay? Genghis Khan. Ano pa? Ito ngayon, wala na. Ano lang nga sa Mongolia ngayon? Parang nalang silang ano dun. Nakapap sa sarili nilang bansa ba yun? Parang mas mayaman pa ata Pilipinas sa hindi nagkakamali ah. Sa Mongolia ngayon. Ano nangyari? So, ganun po yan, yung mga kingdom ng tao. Hindi yan, kahit yung Ukraine pala, mas mayaman pa Pilipinas dun eh. Alam nyo ba yan? Bagay kasi, ano sila eh, war-torn nga sila eh. Pero, mayaman sila sa resources, pero mahirap na sila. Anyway, pero ang Panginoon, Panginoon pa rin. Yung Bible, Bible pa rin. Diba? May tumalo ba dito? Sinusubukan ng ano eh. Sino ba yung gusto tumalo sa Bible? Yung ano, mga wizard. Siyempre, hindi naman totoo yun. At nalaos na rin. So, ang Diyos, Diyos pa rin. So, naintindihan nyo ba? So, ang dapat purihin natin, ang pag-aralan natin, hindi lang, magandang pag-aralan yung mga Roman Empire, Greek Empire. Pero pag nalaman mo, yun na yun, magaling sila, di ba? Ang galing, kaso ngayon, wala na. At nakakatuwa nyo, paano sila bumagsak? Pag inaral nyo rin yun, di ba? Ngayon, may mga documentary dyan eh. So, mga mangha ka ngayon, yung mga dokumentary minsan, hindi naman mga Christian. Kaya, inasabi lang nila yung facts. Pero, pag in-interpret mo yun, according sa salita din ng Diyos, saka logic lang, anong meron sa kanila na naging matagumpay sila, tapos bumagsak din sila? Kasi nga, may ganun eh. So, hindi nagtatapos. I mean, hindi naglalast pag hindi gusto ng Diyos. Okay? Sa panahon natin ngayon, US ang magaling, hindi rin tayo siguradong kailan maano yan. Amen? Pero lumalaban sila kasi nga maganda yung history nila. Kinalaman sa Christianity. So yun lang gusto sabihin doon. So kaya ito, magkukwento na siya. Ha? So paano niya sabi yung signs ng Panginoon ay napakaganda? So ito yung kwento niya. So ito na yung beauty. Okay? So nasa, imagine nyo isang hari ng mga hari po to. Okay? Babylonian Empire. Hindi nagkakamali from Egypt. Hanggang, umabot sila ng Spain. Pero hanggang ano yan. So, napakalaki. Imagine nyo ba yung mapa? So, napakayaman yan. Sabi nga daw nung si, na nasakop din ni Alexander the Great yung Babylon, na mangha siya eh. Sabi ko, ginawa niyang capital kasi sobrang ganda daw. Kasi nga, ang tagal nilang nag-hari. So, pinaganda. So, yun na. Beauty, I saw a dream. So, nasa pala siya, tapos na naginip pa siya. Which may be afraid and the thoughts upon my head, the vision of my head. Troubled me. So, parang last time, di ba? Great image. Pero this time, di naman great image. Puno. Therefore, I made a decree to bring in the... Parang dati rin, pero walang patayan na binanggit. Okay, para sa chapter 3. Chapter 2. Okay. So, ganun din, nagtinawag niya yung mga makatulong pero walang makagawa. Pero si Daniel, ay, yan, kilala siya, no? So, may nabanggit dito, ang Belteshazzar ang pangalan sa kanya, according to the name of my God. So, may mga practice sila na tinatawag nila yung pangalan ng mga kung sino-sino sa pangalan ng Diyos-Diyosa nila. Okay? So, yun lang yun. So, kaya gusto kong sabihin dito, si Nebuchadnezzar kasi, pinagtatalunan niya, tanong, ligtas ba si Nebuchadnezzar? Diba? So kasi dito, ginagawa niya na, nagtetestimony na siya eh. Palagay niyo, ligtas ba yun? Hindi. Nakakilala siya sa Diyos. Pero this time, dahil parang Catholic kunwari, diba? May mga konting tradisyon pa. So, nadamay niya, or sabi ko. So, yung sa tradisyon niya, may Diyos-Diyosan siya itong small g, okay? So, kaya lang tinawag niya si Daniel na Belteshazzar. Pero later, masisave po yan. Hindi ganun kalinaw, ha? Pero may mga daming sign na save siya. Okay? So, yan na. So, sinabi niya kay Daniel. Yan na. So, ano yung nakita sa vision? May isang puno na sa gitna ng mundo o ng lupa.
At napakataas. Ngayon, imagine nyo ba? Isang puno, mataas. Hindi lang. Tapos tumataas pa. Lumalakas, tumitibay, tumataas. Hanggang langit. Gano'n ba taas yung langit? Sobrang taas, gano'n. Sa kanila kasi hindi mo may measure yan eh. Pero sa ating ngayon, meron ng measurement yan. Pero yung sky kasi, langit na rin yan eh. Sabihin natin sa panahon ngayon, anong pinakamataas na building? Yan, yung Burj. Burj Khalifa, di ba? Gano'ng kataas yun, Stephen? Ang mata, mahilig sa mga ano to eh, trivia eh. Basta mataas yun, okay? So pag tinignan mo yun, parang kaya nga skyscraper tawag sa mga yan eh. So, talagang nasa langit na. Pag may fog, talagang cover niya lahat ng ibang building, siya lang yung andun. Okay? So, imagine nilang ganun yung, ano, mayroon bang ganun puno? Ewan ko, ano? Kung nasa bundok, mayroon, hindi ganun mataas, ha? Pero mataas. Anyway, hindi literal to, makikita natin mamaya. Eh. Yung leaves naman, anong nilalarawan ng leaves? So, yan, nagtatanim ako sa taas eh. Alam mo yung halaman pag medyo nangihina, no? Yung leaves ang naunang nabubulok or natutuyo. Okay? So pag yung leaves niya ay fair, maganda, fair. And the fruit thereof much. So ngayon, tagmanga ngayon, di ba? So, bubunga yan. So, ano yung sabihin, no? Matibay talaga yung puno na yun. Kasi bunga, tapos leaves. And in it was meat for all. Ano yung meat? Pag meat lang is, ano yan, pagkain. Okay, sa King James, ha? So, ganun ba yung puno? Ganun yun, eh, di ba? Lalo pag laging namumunga. So, siya ng pagkain. And the beast of the field had shadow under it. So, nakakatulong siya sa pagkain. Hindi lang sa pagkain, pati sa, tabi ito, silungan. So, kanina, doon kami sa, ano eh. Sa ba tayo, God? Basta, doon, sa Banawe. So, sabi ni Bad, ganda ng ano dito. Nagdaan kami dun sa, ano, sa UP. So, ang ganda nga naman, no? Kahit tanghaling tapat, di mainit. Kasi, shade, di ba? Hindi mo kailangan ng, ano. Nasa delikado nga daw pag umulan. Teacher's Village, yan. So, naikinabang, maraming naikinabang sa kanya, especially yung mga hayop. Shadow siya, shield, or shade. At pagkain. And the fowls of the heaven dwelt in the boughs. Boughs po yan, ha? Thereof, and all flesh fed of it. Medyo exaggerated kasi lahat, eh, no? So, kasi nga, hindi po literal to. Mamaya, interpret yan ni Daniel, okay? So, imagine nyo lang na isang puno na napakalaki, matibay, ang dami niya pinapakain, ang dami na kinabang sa kanya. They saw the visions of my head upon my bed, and behold, a watcher and holy one came down from heaven. So, mamaya ang interpretation, ha? Basta, yung nakita lang niya muna is, may watcher and unholy one. Sino kaya yun? Mamaya natin pakita. Basta may isang watcher, tsaka holy one. Pero hindi mo alam kung iisa yun o separate. Kasi pag sinabi mong end, pwedeng the father and the husband. Pwedeng ganun, di ba? So, mamaya natin yung ano. So, bumaba daw and sumigaw, sabi niya, hew down. Pag sinabi hew down, putulin, hew down the tree and cut off his branches, shake off his leaves and scatter his fruit. Let the beast get away from under it, the fowls from the branches. Parang sama, no? So kanina yung pinipicture dun, yung pakinabang ng mga beast ngayon, putulin, saka yung minention yung mga beast na naman kasi sila yung nakikinabang eh. Pag pinutol yun, wala na silang pakinabang. Ngayon, imagine nyo. Pero, may pero. Okay, hindi tuluyang sinira, okay? Sabi diyan, iwanan mo, hayaan mo na natili, ano yung bango? Yung stump, ano yung stump? Parang yung, basta yung natira doon. Pwedeng upuan. Of his roots in the earth. So, hindi siya tinungkab. Even with the band of iron and brass in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven. Ibig sabihin lang, hayaan mo maulanan. Let his portion be with the beast in the grass of the earth. So, naintindihan nyo na? Pero di matapos yung sabi dyan, let his heart
Napansin nyo, but yung tree ay my heart. Mamaya may kinalaman yan sa interpretation, okay? From man's and let the beast's heart be given unto him. So, yung puno, meron daw puso. At yung puso niya, puso ng tao. Bibigyan siya ng puso ng hayop. Labo naman. Mamaya may tindihan niya yan. And seven times, and let seven times pass over him. Pag sinabi seven times, seven period of time. So, hindi in-specify kung year yan. Pero may mga clue po tayo dyan na parang 7 years yan. Mamaya, ano natin ulit yan. So, this matter is by the decree of the watchers. So, yung mga watcher na gano'n daw, kanina watcher lang, ngayon watchers na. And by the demand of the word of the holy ones na. Kanina, holy one lang. To the intent, ito na, yung pinapotante. Bakit ginawa to? Ito yung lesson natin ngayon. That the living may know that the Most High, okay, mga tao, malaman nila na Most High, obviously, ang Diyos. Ang Diyos ay nag-rule. Ibig sabihin nag-rule, siya'y nausunod. Siya'y masusunod. In the kingdom of men, and give it it whomsoever he will, and set it up over it, the basest of men. O, naalala nyo kanina? Basest. O, nakita nyo na, no? Pag basest, pinakamababa. So, hindi sinabing Judas to, ha? Pero, ibig sabihin lang yan, pag alam nyo, pag yung mga thoughts natin, di ba? Pag hari yan, magaling yan, yung pamilya nila, magaling, di ba? May idea tayong gano'n kasi yun ang gusto nilang pa. Natingin, pero actually, hindi po gano'n. Yung sinasabi dito, ang Diyos ang naglalagay dyan. Yung binabasa natin sa Chronicles, di ba? Yung time na ni na David, Solomon, inadopt nila yung kingdom pattern ng mga unbelievers, gano'n sila. Kung sino yung anak mo, sa yung maghahari late next time. Pero kahit gano'n yung rule nyo, pwede niyang mawala yun. Marami sa mga kings daw, pinatay nung ano, wala rin. Nadakuloy na, katulad nito, nasakop sila, so wala na yung pamilya mo, bali wala na yun. Kasi nasakop na kayo eh. Ang sinasabi dyan, para maintindihan natin na yung bagay na yun. Para, hindi sinabi dito, pero obviously, para hindi tayo maging mayabang sa harapan ng Diyos. Amen? Ganun po yun. Okay? Kung sabi dyan, pag whomsoever, kung gusto yun ang gusto niya. So, yun na. Interpret na natin ngayon. So, ito na. So, Daniel, nung una daw siya ay na-astonied. Pag sinabi astonied, astonished lang yan. Nagulat. Wow! Namangha. And it was troubled him. The king's plague. Ito, wala na siyang time na mag-ano, di ba? Yung katulad ng ginawa sa chapter 2. Nag-pray sila. But anyway, medyo in-encourage pa niya, no? Huwag ka ng mga trouble. Kaya mo yan. Parang gano'n. Sige, kaya mo yan. So, yun na. Nag-umpisa na siya. So, ito na. Ang bilis, no? Interpretation. Sino daw yung puno? Inulit lang. Basta yung puno na yun, ang malago, mataas, napakalago, yabong, napakaraming bunga, at yun, marami na ikinabang dyan, marami kang pinapakain, paghari ka, marami kang pinagpakain. Amen? Under which the beast of the field dwelt, okay? Ang dami mong sasakupan. And upon whose branch the fowls of the heavens, so pati yung mga ibon. Sabi dyan, it is thou. Okay? Ikaw yun. Eh, ba't nga ba akong puno? Hindi nga, eh, ganun po yung Bible. Minsan, nagbibigay ng illustration sa atin. Amen? So, bakit? Ano yung tulad ng hari, or especially ni Nebuchadnezzar sa puno? Ito yan. Thou art grown and become strong. Diba? Ganun po yung mga hari. Ibang hari, natatalo agad. Pero ibang hari, hindi matatalo. Dumadami yung nasa kupay, yung mayaman. So, parang isang puno, ganun daw po si Nebuchadnezzar. Okay? Reach it to heaven. Ibig sabihin, taas mo na, di ba? Magsasabi niya, hindi kita ma-reach. Kasi taas mo na. And thy dominion to the end of the earth. Ang dami niya. Pag pumunta ka siya doon sa unang pinakadulo ng kingdom niya, pupunta ka sa kabila, buwan ng ano mo. Maglalakad ka lang. Whereas the king saw a watcher. Ito na, sino yung watcher? So actually, pag tinignan mo dito, hindi rin ganun kalinaw. Pero sino ba yung mga to? Palagay nyo. Nag-utos. Siya yung nag-utos na putulin yung hari. Ibig sabihin, sino bang nakagawa nun? Hindi naman tao lang, di ba?
So, sino ba yung nagwa-watch over us? Yung pinaka-pinaka? Angels. Yeah, siyempre yung Diyos, okay? Pero bakit kanina, Watcher, Holy One, mamaya, Holy Ones na. Naalala niyo yung Trinity. Diba? Ang Diyos ay 3-in-1. God the Father, Son, and Holy Spirit. Okay? So, yun yun. Ito na yung interpretation. Yan. So, ito daw yung interpretation na inulit nila kasi kanina, hindi na basahin. Ito daw ang mangyayari niyon. Sabi nila ni Daniel, ikaw yung tree, they will drive thee out from men. Sa Tagalog, papalayasin ka nila. Ba't papalayasin yung hari? Kasi ganito yan. And the dwelling shall be with the beast. Ba't titira sa labas yung hari? Kasi nga, yung nakita nyo kanina yung heart ng man, di ba? So, sila, hindi pa nasabi dito, no? Sabi dyan, okay, hindi na sinabi, no? Pero, binasa natin kanina, ano sabi? Bakit siya papalayasin? Kasi daw po, paparusahan siya ng Diyos. At ang parusa sa kanya, yung puso niyang sa tao, magiging puso ng hayop. Pwede ba yun? Yung sinabi dun, eh. Nakakita ka naman ng tao ng mukhang hayop ang ano, attitude. Meron, di ba? Katulad nga yung mga bakla. Ngayon, hindi pa naging bakla to. I believe, isa sa mga pinakamatinding parusa ng Diyos na pwedeng gawin sa isang taong hindi naman na-reprobate. Okay? Obviously, pag na-reprobate yan, wala na yan. Bakla, gano'n na. Pero ito, hindi naman. Pero may pag-asa pa. Mamaya, na-restore siya. Pero, ang tindi nun, di ba? Nagmukha kang hayop, nag-isip, hayop ka. Siguro, ano ba, paano ba ito? Hindi ba sinabi nga ano eh? Nabaliw, ha? Nabaliw. Uy, ayoko ng ano, pagkain. Gusto ko, ano. Ayoko dito. Lalabas siya. Okay, parang nabaliw. Nabaliw, as in. Kasi yung puso niya, iba na eh. Sa hayop na eh. So, anong gagawin sa kanya eh? Alam naman, pinaalis siya. Okay? And the dwelling, so saan siya tumira, kasama niya yung mga hayop, anong kakainin niya? Eh, ang ano niya, ang puso niya, eh, hayop. Hindi, pagkain ng hayop, gusto mo ba yon? Matindi ang Diyos pag pinarusahan ka. Amen? And syempre, nasa labas siya, yun na. So, nauulan na siya. At 7 times, okay, bakit natin sinabing 7 times yan? Kasi later, sasabihin dito, yung mga buhok niya, para ng, para sa hayop na, sobrang haba na. So, gano'ng katagal ba mag-ano, ahit, yung pinakamatagal? Eh, tayo kasi, pag pumapasok tayo, wala eh, di ba? Kasi si Bud, minsan nagpapahaba kasi nga, nakapapagod daw siya mag-ano eh. Si ano, bagong tasa din eh. Pero yung mga, di ba, yung nakikita niyo iba, yung nagpapalago dyan, mga ilang buwan na lago yun? Sa ano nyo na lang? Ikaw, Rain. Naalala ko yung ano mo eh. Ilang ano ka nag... Ilang taon tuloy? Ilang buwan ka nang... Ilang buwan yung huli mong ano nun? Gupit. Ha? Naalala mo? Tatlo. Okay. Yeah, ganon yung buhok mo pag 3 buwan, di ba? Ito yung sabi nyo, para na siyang hayop. At hindi lang yung pati yung kuko niya. Mamaya, sabihin nyo eh. Na para nang sa agila. Gano katagal yon. So, hindi lang 7 months yon, kaya most likely 7 years. Okay? Ganon siya, pinalusahan siya ng Diyos, hari ka, no? Yan. So, bakit daw ginawa yun? Inulit na dito, no? Bakit? Hanggang siya naman ay makakilala sa Diyos. At malaman niya na ang Diyos pala ang nagahari, hindi siya. So, kung hari siya ngayon, pwede siyang alisin ang Diyos doon anytime. Okay? So, ganun din po lesson natin ngayon. Ngayon, ang galing mo, ako ang pinakamaganda dito. Ako pinakamatali. Ngayon yun. Oh. 10 years from now, ano kaya? Huwag kang mayabang. Amen? Ako pinakapogi. Yung pogi sa amin dati, yun na. Lagi ko na kwento sa inyo. Talagang ano eh. Kung makaasta ka, alam mo siya na yung next na pastor eh. Oh, ganun. Tandang huli, wala na, nasira yung buhay. Hindi ko alam lahat ng facts doon, pero yun ang nangyari. So, huwag kayong mayabang, ha?
Eh, mga presidente kayo, yabang na naman yan. Pag gano'n. Nahalal, di ba? Pagpaalis na, wala na. Nasaan na ba ako? So, yan ang lesson doon, ha? Huwag kang mayabang. Whereas, they commanded to leave the stamp of the rules. Ba't naman iniwan pa yung stamp? Ba't di nalang... Kasi may purpose ang Diyos. Sa kanya, particular kay Nebuchadnezzar, hindi siya gustong... Hindi siya reprobate. Kasi pag reprobate na, gusto ng Diyos gawing example na, sunugin na yun. Ba't siya iniwan ng pag-asa? Kasi may gusto lang ibigay sa kanyang lesson ng Diyos. Pag natutunan niya yun, ganun lang ginawa niya din sa chapter na to, pinuklaman niya sa lahat. So, ganun din tayo ngayon, ha? Pag tayo ay... Sabihin natin, mangyari sa atin yan, eh sana naman, gawin natin yung tama. Amen? Kung talagang nagkamali ka dati, magpa-humble ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Diyos after, hindi yung, wala nangyari. Hindihan nyo ba yan? Ayan, so pag nalaman nyo na, ang binigay mo na yung glory sa Diyos, okay na yun, hindi naman ka ng Diyos eh. So yun na. So, hindi ko na ulitin to. Nangyari nga. Yun yung dream, in-interpret, mangyayari daw yun. Nangyari nga. At ang anong nakakatawa dito, kasi nga alam na niya eh. So, sa halip na sana, sinabi pa lang ni Daniel yun, natakot na siya. Hindi siya natakot eh. Siguro, nangyari kaya yun, baka nang hindi. After 12 months, pag gano'n, nakalimutan mo na yun eh, di ba? So ngayon, tumingin siya sa kanyang kingdom. Ang ganda nito. Beauty. Wow, what beautiful. Ang kanyang kingdom. Sabi nila, may mga ano dyan eh. Pero konti nila kasi nag-survive na scripture, pero, or history. Pero sinasabi talaga yung hanging bridge of hanging garden. Hanging garden of Babylon. Ha? Rinig niya yan? Seven wonders of the world. Ancient world, di ba? Lagi nga pag-usapan yan eh. Ganda daw talaga. Ang ganda. Di ko alam paano naging hanging garden. Siguro nga yung mga sa bundok yan eh. Diba? Talagang pinaganda niya, hindi yung natural. Talagang ginawa nila yon, pinaganda nila. Ito yung sinabi niya, I have built, ako, siya yung center. Is not this great Babylon? Then I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty. Po, makasarili. So, may ganyan ba kayong kilala? So, you know, yung mga presidente, pag nag-sona yan, di ba? Ganito po ang ginawa natin, pero siya yun. Kaya nagpasalamat din sa mga gabinete, pero ayabangan yan eh. Naalala ko tuloy si Trump, siya daw pinakamayabang. Sa lahat ng mayabang, anyway. While the word was in the king's mouth, ano nangyari? Habang sinasabi niya yun, doon nangyari. Kaya mag-iingat kayo. Nag-iayabang na kayo tapos di ka pa nakakaramdam. Man, sino mayabang dito? Wala nang magsasabi ko. Pero ingat-ingat, ha? So, yun ang nangyari sa kanya. Huwag natin gagayahin. Doon mismo siya tinira, no? So, at parang biglaan, eh. The kingdom is departed from thee. Paano nawala yung kingdom? Kasi nga, yung utak niya nawala na. Wala na. Wala na siyang control. Okay? So, ganun nga. Kung ano sinabi kanina, pinaalis siya. Punta siya sa mga hayop, kinakain niya, damo. Hari, dati, pinagluluto siya ng mga chef niya, di ba? Ngayon, gourmet dati, di ba? Alam niya, gourmet. Napakasarap. Kaya inalis ang Diyos yung ano, pinarosahan siya. Nabaliw. Anong kinakain niya ngayon? Para siyang, ano, para siyang kambing. Or what? So, yun. So, yun nga. Ang maganda yun, pag-asa na, pag natuto na siya, ibabalik naman siya. Okay? So, yun. Sinasabi ko kanina, no? Yung body niya is wet with dew of heaven till his hairs were grown like eagle's feathers. So, isabihin, talagang hindi natitrim eh. Hindi rin nag-ano. Tapos, kasama mga hayop. Di ko alam. So, siguro, nasa gubat siya kaya nag-adapt. Ganun, yun, nag-evolve. Jungle book. Tarzan. Ang Laguna, hindi na nag-ahit kasi nga, utak, hayop. Umangit siya, yun yung beast. Nga, sabi? Pati yung kuko niya. Okay? Sino yung gusto mo yung ganon? Kaya huwag kayong magyayabang specially sa Diyos.
So ngayon, maganda rin ito, natapos naman yun. So sabi dyan, lifted my eyes unto heaven and mine understanding returned to me. So ibig sabihin nun, temporary lang siya. At pagkatapos nun, eh, ginawa na naman yung tama. No? I bless the Most High and praise and honored Him. Live it forever. His dominion. So sinabi niya, puro tama na yung sinasabi niya ngayon. Nakilala niya ang Diyos. At ito yung maganda, oh. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. So, pag mayroon tayong mga Olympics, diba, anong mga galing? Mga Amerikano, hindi, China, yun. Wala lang sa Diyos yun, eh. Magagaling kayo, mayama kayo, wala lang yan. Ang Diyos ang gumagawa ng anong gusto niyong gawin. At mabuti. Okay, pag sinabi lang or said, what doest thou? Hindi pwedeng questionin ng Diyos. Amen? The same time, so yun, bumalik na yung kanyang reason or yung kanyang utak. At, ang maganda dito, dahil talagang ano siya, great man siya, ibig sabihin, na leader talaga siya. So, nung nabalitaan ng mga tao na, uy, bumalik na yung katinuan ng hari natin. Kailangan ibalik natin kasi walang katulad dyan eh. Diba? Mga ganyang leader. So, binalik siya at na-establish ulit yung kingdom niya. At lalo pa siyang yumaman, naging strong. So ngayon, ito na yung pinakahuli. And now, I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of Heaven. Nakakita nyo, isa na lang, the King, isa na lang, of Heaven, of whose works are truth. Yun ang maganda doon. Kasi alam nyo ba yung mga, yung ibang mga sikat ngayon, sumikat lang yan sa pagkukunwari. Alam nyo ba yun? Kaya madali rin silang matanggal. Yung iba, kung binasa niyo yung Kings, di ba? Pag nabasa niyo na yung Kings, yung iba doon, na-establish yung kanya. Meron doon, 7 days lang eh. Alimutan ko sino. Kasi nga, pinatay niya yung hari. Tapos, okay, ako na hari. Isip-isip nung iba. Ako, ano ko to ah. O, sige, hari ka, mamaya, papatay din dyan. Iba, months lang. So, huwag kayo magmamadaling, ano, na kayo yung may taas. Eh, may nangyari din sa mga churches pala. Iba, ganun, di handa ang pasto, pastor daw. Or, kung magpatuloy man, mga pastora, kunwari, wala lang. Andun sila, pero naglolokohan lang sila. Hindi nila masabing totoong church sila. Okay, so, ingat. Whose works are truth. Dapat naka-establish tayong katotohanan. Paano masabing pastor, eh? Paano masabing kayo tunay? Eh, nag-a-align kami dito. Pag binabasa ang salita ng Diyos, ano yung ginagawa namin, yun din eh. Hindi kami nire-rebuke ng salita ng Diyos. Katulad nga yung mga pastora. Iwasan nila yung mga verses ng ano. Ano pa, yung Catholic, ganun din. Mga by faith, inaalisin nila yun. O tatakpan nila or something. Iglesia ni Manalo, syempre, aalisin niya yung ano, si Kristo yung Diyos. Mga Muslim, syempre, wala. Catholic, aalisin nila yung 10 commandments. Ay, yung ilang pang ilang commandments, 2nd commandment. Aalisin nila yun. Gusto mo, ganun kayo? Kasi hindi kayo totoo eh. Okay. So all whose works are truth and his ways judgment. Ano yung sabihin naman nun? His ways judgment. Ibig sabihin, yung mga kaparaanan niya nang gagaling yun sa katotohanan. Tapos kaya niya ginagawa lahat ng ginagawa niya, yung kaparaanan niya, dahil nag-judge siya. Diba lagi yung nalala niya pag soul winning, ganun lagi ang banat ko kasi para maintindihan ng tao. Kailangan maparusahan at may maparusahan. So, dapat tayo lahat yon, pero minahal tayo ng Diyos. Si Kristo yung pinarusahan pa sa judgment na naman yon. Okay? So, lahat naka-base, lahat ng ginagawa niya, base sa judgment niya. So, bagay, lahat naman tayo ganun, pero ang magandang judgment kasi ng Diyos, tama yung judgment niya. Kaya yung gagawin niya, tama din. And, ito na, yung parang pinaka-closing din natin. Yung sinasabi natin kanina, ano yung pinakasabi kanina para malaman ng tao na ang Diyos ang pinakamataas, siya yung kapangyarihan. Kabaliktaran nun, ganito, and those that walk in pride, he is able to abase. So, kung hinahayaan ka lang niya, pinayamang ka, pinaganda ka, pinalakas ka, pinatalino ka, ano ang gagawin niya dun? Pag hindi tama yung ginawa mo dun, sa mga blessing na binigay sa'yo, kayang-kaya ka niyang ibagsak. Destroy pa nga sabi kanina, di ba? Or a base. So, yun na naman yung base, di ba? Mababa. So, sino dito ang gusto ibaba? Basta wala na akong itababa eh. Mag-umpisa ka sa baba, siguraduhin mo pagtaas mo, pag-build mo ng sarili mong character, ng iyong sarili, okay?
lahat ay according sa nagustuhan ng Diyos. Hindi yung tipong papayaman ako, okay yan. Kaso, ganakaw ka pala, Marcos. Okay? So, ano pa? May question ba? Medyo nag-extend tayo, no? Sorry, ha? Kasi hindi pangit ano eh. Putulin eh. At this time, let's pray. Lord, I'm salamat sa chapter 8 po, Lord. Nakita namin ang dream na actually may kinalaman din po sa katotohanan. Nakita namin, Panginoon, especially pag mga ganito ay putating tao, pinapakita, hindi nyo kami niiwan na clueless, Panginoon. Mga desisyon ng isang hari at tulad ni Padisar ay napaka-importante, and therefore, kayo po ay nagbibigay ng clues para itama naman yung mga mali. Nakita namin yan sa kanya din, sa chapter 2, and then sa na Pharaoh, time ni Joseph. So, I pray, ganun din po, Lord, kami. Pag pinapakita nyo sa amin na mayroon kami dapat gawin, nawa kami sumunod sa inyo, kung may mga warningan nyo kami, Panginoon, sa ibang bagay naman, hindi dapat kami gawin, Panginoon, ay sumunod din kami. So, ilang po, Lord, salamat po sa mga blessing. Itong mga aral na to, Lord, ay sa puso, sa gawa namin, Panginoon. Patuloy ang bawat sa inyo, Panginoon. So, ilang po, Lord, kaya pumalulati. In Jesus' name, we pray.